Hey, what's up mga idol? May bagong update na ako. Kasi nga tatlo na yung tarapalpan ko. So inayos ko, tapos dinivide ko yung mga pang primary at saka sa mga adult ko. So ito papakita ko sa inyo. So ayan, ilagay ko ng down ng talisay kasi pinakain nila yan. Saka mga hides din, hides na din nila. So itong mga kriglings ko, nagigit isang buwan na sila. Then dito sa kabila, tinanggal ko na dito yung mga adult ko. Kasi nga dito ko binabad yung dala kong berid. Mamaya kasi pag hinalo ko tong berid dito sa bagong trapal pan ko, kasi bagong tubig no to. Although nababad ko na rin to at saka matagal na itong tubig. Since nabili ko na, siguro mga isang linggo na to nung since nabili ko tong trapal. So ang plano ko ngayon ay gagawin ko na tong mga pang krailings, itong trapal pan. Ayan. So itong mga berid ko, dito ko na papaitlogin para hindi na sila manibago sa tubig. Dahil nga dito na sila tumagal, dito na sila itlog. So dito na sila ililipat. Kasi plano kasi dito ko lilipat sa kabila. Ayan. So napag-isip-isipan ko, mas okay na itong mga dalawang trapalpan ko pang primary ko na lang, pang mga trailings ko na lang, diba? Then dito sa kabila yung mga itong sukat ng trapalpan ko, 9x4x1, medyo malapad siya tsaka mahaba. So andito sila lahat, mga adult ko. Itong isa guys, mas maganda kasi pag mas maganda kasi pag pag malapad yung area nila, yung space nila, para maganda naman yung gala-gala nila, diba? Compare mo dun sa maliit. Itong sukat lang kasi 7x2x1 lang yung sukat nito. So ayun, ito yung berid kong dalawa. Ayan, kulang ko na lang yung egg tray, yung para sa mga krailings. Ayan, so hindi ko na alisin yung aerator ko, dyan steady na lang yan, kasi bala ko sana nga rin lilipat rin dito yung aerator. Hindi na, ito na lang yung, ito na yung final setup ko pang primary. Ayan, ito dito mga primary ko. Ito siguro next month pwede ko na ilipat to sa mga adult, kasi mga malalaki na to eh. Mga 2 inches na to, mga to. Mabilis lang. Lilipat ko to sila next month dito sa kabila. Ayan. Para in case na pag dumami na dito at malaki na, ilipat ko dun sa kabila. Tapos mga meron naman, magkaroon ako ng berry dito sa kabila. O, dito ko naman ilipat sa kabila, di ba? Bali, ito lang yung setup ko sa trapalpan ko eh. Tatlo lang. Bali, tatlo na. Ito, tsaka yan. Tsaka yun sa labas. Ayan. Bali, nagdagdag ako ng isang pang trapan din. Para sa mga crayfish ko. Ayan. Hey! Malapit na guys. Next year, pwede na ako magbenta. Abang-abang kayo guys. Tapos guys, dumadami na rin yung mga gapi ko. Mga ganda yung mga gapi ko guys. Yun ang pang previous ko sa inyo. Bahala kayo kung ilang gusto nyo, basta tiraan nyo rin ibang mga customer kung sakaling bumili din, kasi sobrang dami na guys. Ilan lang to yung binigay lang din sa akin to ni Sir Max, kaso ang bilis nila dumami. Dito marami na itong gapi dito sa kabila. So yan, ito yung setup ko. Yan lang setup guys. Tapos inayos ko na kanina kasi may mga aso na pumapasok, pusa. Yan. Kinakalit ng mga basura. Kaya nilagyan ko ng green screen. Yan, nilagyan ko na yung green screen. Palibot. Naharangan ko na lang dito sa sunod na araw. Tipid. Budget meal lang itong ginawa ko.
Ayan. Hey. Tapos dito, siguro, mababaw lang naman yung tubig. Hindi ko na lalagyan ng aerator kasi nabubuhay naman itong mga ito pag kahit walang mga aerator. Pero soon, pag nagkapera ko, may extra budget. Siguro, mas maganda siguro ano na lang, water pump na lang. Ayan, water pump na lang yung bibili ko dito. Katulad yun sa kabila. Ayan, water pump. Kesa sa aerator, water pump na lang. Ayan, para malinis yung tubig. Nadilaw siya guys ng tubig kasi nilagyan ko ng down ng ano eh, ng saging. Ayan, kinakain rin nila yan eh, down ng saging. So ayan, mas maluwag sila dito kasi sa kabila. Sa kabila kasi medyo masikip kasi 7x2 ang layo talaga. Dito sa kabila sobrang lapad. Diba, tingnan nyo. 9x4x1 ang sukat po. Binili ko sa Shopee, nasa 800 plus siya guys. 800 plus siya sa Shopee. Maganda yan, makapal. Huwag po kayo bumili ng manipis na ano guys, na natrapal, baka mamaya mabilis sila mapunit. Di baling mahal, at least masulid siya, pang matagalan talaga guys. Yun ang mga tips ko sa inyo. Huwag kayo bumili ng mga mumura yun. Mura nga, tapos mabilis rin masira. Di baling mahal, at least diba, matagal yun siya magamit. Yan. Yun ang isa oh. Ito guys, bilis nito. Ano lang to eh, ilang inches na kaya to? Siguro 1, 2, 3, mga 4 inches na ata tong isa. Ito. Yan. Berid na rin yan. Dalawa lang ang berid ko eh. Ayan. Tapos ang isa. Ito, nakatago. Ayan. So, ayun. Nag-update na ako sa mga ano ko, sa setup ko sa para sa mga crayfish ko. Kasi nga, unti-unti na silang dumadami guys. Mabilis lang. 3 months and a half na ata akong nag-aalaga ng crayfish guys. So, ito paano, dumadami na sila unti-unti. Tagalan talaga. Nalilibang ka na, pero balang araw, kikita ka. Kikita rin at kikita. So, ayun. Dito na lang guys yung video ko. Salamat sa mga subscriber ko pala at sa mga nanood. So, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you.